Unexpected yung nangyari. Alam mo ba? Na? Yung about sa akin. Ah. Oh my God. Totoo ba yan? Hindi ko alam kung nakwento mo sa akin beforehand na gusto na talagang nakapag-iwalay. Oo. Nakwento mo ata. So, hindi ko na rin sasabihin. Oh! We have... Oh, it's okay. So, hindi ko alam yung situation. No? Like, parang wala na ako inisip. Parang ganun. Paano kung may asawa pala ako, no? Oo nga. Ewan ko. Masyado ka lang nadala. He started out na very complicated. Kami pa kasi, yung father ni Davi. Kung nakapanood kayo sa Draw My Life video ko, kahit kami kasi nung dad ni Davi, meron kasi siyang, meron siyang buhay na sarili. And let's leave it to that. And katulad nga nasabi ko kay Davi, kahit pabalikin ako ni Lord sa panahong yun, gagawin at gagawin ko pa rin yun. Kahit na alam kong mali, or kahit na, no buts, no ifs, gagawin ko yun. Dahil gusto ko siya. Gusto ko si Davi. Gusto ko ang nangyari sa buhay ko. Gusto ko yung nagkaroon ako ng anak na si Davi. And hindi ko yun pagsisisihan. So, yun ang nangyari, guys. Kami pa ng daddy ni Davi nung naging kami ni Sarah. Ang first decision ko talaga nung sinabi namin dalawa ni Sarah na tara, subukan natin, is makipaghiwalay sa daddy ni Davi. Kasi nga, matagal mo na rin gusto. Matagal ko na rin gusto talaga. Kasi, syempre, yes, magulo na. And parang, alam mo yun, sometimes kasi alam mo sa sarili mo kung anong worth mo and you don't deserve to be an option. So yun, nung naging ganun na nga kami ni Sarah, ganun na nga, nag-decide na talaga ako na, although mahirap kasi nga, sa experiences or sa past ng dad ni Davi, ang nangyayari kasi is, ika-10 na kasi yung baby ko na anak niya sa iba't ibang girls. And, ang nangyayari, pag wala na sila nung girl, parang mapapabayaan yung anak. Financially. And, emotionally, I guess, also. So, yun. Doon ako nahirapan. Hanggang sa, paano ba? Hanggang sa yun, nag-decide ako na kaso true call ko lang siya. Hiniwalayan kasi nga, nasa ibang lugar kasi siya eh. Tapos kami nasa Manila na nun. Eh, ang nangyari, ayaw niyang pumayag. Tapos, ang nangyari dun, honest naman din akong tao. So, sinabi ko sa kanya, eh, kasi meron na si Sarah. And then, ang nangyari nun, galit na galit siya. Yung tipong dumating sa point na tinithreat na niya ako na paalisin mo siya dyan. Kasi kung hindi, tatawag ako ng kakilala ko na may connection, something. Dadalhan ko kayo ng police dyan. Tapos parang dumating din sa point na medyo nathithreat na din kami. Kasi sinasabihan ako na, sige, kung ano, isusumbong ko kayo sa airline. Eh, syempre, hindi pa kami regular nun. Nagsisimula pa lang kami. Takot. Oo, takot kami na, hala, baka mamaya hindi na naman siya ma-regular. Hindi pa nga tayo gumagraduate nun. Oo nga. Ano na naman ako? Ligwak na naman. Although, hindi din naman namin siya masisisi. Kasi syempre, biglaan din. And, wala eh. Ganun kasi yung ibang lalaki. Alam mo yung tipong pwede silang magmay-ari ng dalawang, tatlong sasakyan. Kasi lahat ng conversation namin, naririnig niya. Nahirapan talaga kaming dalawa kasi
ayoko i-let go. Mm-hmm. And dumating sa point na nagtagal siya for 2 years. For buong 5 years namin ni Sarah, nagtagal siya na kami na ni Sarah. Siya na yung kasama ko. Pero kami pa din ng daddy ni Dabby. Sometimes lang kaming nagkikita kapag pumupunta ako dun sa lugar or kapag pumupunta tayo dun sa... Ang weird, sobrang weird. Kasi dumating sa point at first, hindi matanggap nung guy. Hanggang sa dumating na sa point na gusto na niya, kaming dalawa na lang ni Sarah. Kaysa daw hindi. Kasi baka mamaya, sa iba naman daw ako na lalaki mapunta. And mas prefer niya na kay Sarah na lang ako. Hanggang sa for 2 years yun and very complicated. Masyado nang mahirap. Hanggang sa dumating yung point na nakipaghiwalay ako sa kanilang dalawa. Mahirap kasi for me. Kasi nga, meron akong Davi na natatakot ako na baka mamaya pag totally mawala na talaga yung dad ni Davi, parang financially and mawala siya as a father. Yun yung worries ko. Kaya, nagtagal siya for 2 years.